Purihin ang Diyos, ang bawat araw ay puno ng pag-asa sapagkat si Jesus ay kasama sa umagang kay ganda. Ako po si Pastor Jericho Ong, ang inyong devotional leader sa araw na ito. Mapagpalang umaga, bawat araw ay puno ng pag-asa. Si Jesus ay kasama, pananalangin at pagsamba. Si Jesus ay kasama sa umaga ay ganda. Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapatid. Nasa panahon tayo ngayon ng pagbati sa ating mga kaibigan at kapatid sa pananampalataya na nagdiriwang ngayon ng kanilang kaarawan. Binabati po natin si kapatid na Ruel Navarro, Manuel Susito, Edinel Varon, at Nicole De Leon. Happy birthday, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Panalangin ko, pagpalain kayo ng Diyos. Mahabang buhay, mabuting kalusugan, katagumpayan sa buhay na ito. Amen! Glory to God! Nais kong simulan ang ating devotion sa isang napakagandang awitin na ating maririnig ngayon. Ang aawit sa atin ngayon ay walang iba kundi ang aking asawa at ang aking anak, si Jehan at si Rian. Pakinggan natin ang kanilang awiting inihanda para sa atin. More than what your eyes are seeing, you will
Amen! Praise God! Maraming salamat po sa napakagandang awit na ating narinig. Mga kapatid, pasimula natin ang ating devotion sa isang panalangin. Buhay at mapagpala naming Panginoon, kami taus-pusong nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataon muli na iyong ibinigay sa amin upang kami magkasama-sama pagsaluhan ang pagkaing espiritual na iyong inihanda para sa amin. Panginoong Hesukristo, patuloy naming maranasan ang kapangyarihan mo. Banal na Espiritu, patuloy kang mangusap sa amin at bigyang lakas kami upang anuman ang aming marinig sa umagang ito'y maisa puso at maisa buhay namin. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Ang atin pong devotion ngayon, mga kapatid, ay pinamagatan nating The Power of Faith, ang kapangyarihan ng ating pananampalataya. Faith in God brings countless blessings and miracles in our life. Amen. Ang ating pananampalataya sa Diyos ay nagdadala ng hindi mabilang na biyaya, pagpapala, at mga himala na ginagawa sa ating buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo mga kapatid, gusto ko yung salitang countless sapagkat ito ay nagpapatunay na talagang simula pa noon, ngayon at sa darating pang panahon, ang Diyos ay hindi humihinto sa patuloy na paggawa sa ating buhay para sa ating ikabubuti. Alam nyo, humihinto ang maraming bagay sa panahong ito, subalit kailanman, kapatid, hindi huminto ang Diyos sa pagpapala sa iyo. Hindi huminto ang Panginoong Hesukristo sa pagpapadama sa atin ng kanyang pag-ibig. Hindi huminto si Hesukristo sa paggawa ng himala sa ating buhay sapagkat siya'y tapat at mabuting Diyos. Pakinggan po ninyo ang sinabi ng salita ng Panginoon mula sa Aklat ng Awit, Kabanata 77, Talatang 14. Ikaw ay Diyos na gumagawa ng mga kagila-gilalas. Iyong ipinakilala ang kalakasan mo sa gitna ng mga tao. Glory to God! Mga kapatid, kung ating talagang uunawain mabuti ang talatang aking binasa, grabe ito, mga kapatid. Ang Diyos natin ay gumagawa ng mga bagay na kamangha-mangha. Ang Diyos natin ay gumagawa ng mga bagay na dakila at kagila-gilalas. Ang Diyos natin ay gumagawa ng himala sa buhay natin na kanyang mga anak. Mga kapatid, ang Diyos natin ay napakalakas. Walang kasing lakas ang kanyang kapangyarihan. Ang ating Panginoong Hesukristo ay walang katulad ang kanyang kapangyarihan. Maraming beses po na pinatunayan ng Biblia na talagang ang power ng ating Panginoong Diyos ay limitless. Naalala nyo mga kapatid, sa panahon ni Moises, hinati ng Diyos ang dagat upang ang mga minamahal niyang mga Israelita ay tuluyang makahulagpos sa pagkaalipin mula kay Paraon. Naalala nyo si Daniel, pinatikom ng Diyos ang bibig ng mga leon upang siya hindi mapahamak.
naalala niyo ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Pinakain niya ang 5,000 tao sa pamamagitan ng 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda. Naalala niyo si Lazaro, mga kapatid, siya'y binuhay ng ating Panginoong Hesus, bagamat siya'y 4 na araw nang nakalibing. Mga kapatid, yan po'y totoong nangyari. Lahat ng ito'y naganap. Hindi ito katang-isip. Hindi ito guni-guni. Yan ay nakatala sa banal na kasulatan upang ipakita sa atin na walang hanggan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Meron bang mahirap sa Panginoong Hesukristo? Meron bang hindi siya kayang gawin sa mga taong sumasampalataya at nananalig sa Kanya? Wala, mga kapatid. Lahat ay mapangyayari ng Diyos ayon sa Kanyang kalooban. Kaya nga, huwag tayong panghinaan ng loob. Sa gitna ng mga pinagdadaanan natin ngayon, sa gitna ng mga suliranin, kabiguan at mga problema, huwag tayong manlumo. Meron tayong Diyos na gumagawa ng mga dakilang bagay. Meron tayong Panginoon na gumagawa ng mga kagilagilalas na bagay. Meron tayong Hesukristo na hindi tayo kailanman pababayan. Siya'y gagawa ng himala sa buhay mo, kapatid, sa buhay ng iyong pamilya. Pakinggan natin ang sinabi ng salita ng Diyos mula sa aklat ng Filipos, Kabanata 2, talatang 10. Sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Amen! Mga kapatid, there is power in the name of Jesus our Lord. There is power in Jesus' name. Sapagkat ang pangako ng Panginoong Hesukristo sa Kanyang mga anak na nananalig sa Kanya, mga kapatid, ang himala ay patuloy na mararanasan nino man sapagkat siya'y sumasampalataya sa Diyos. Ang mga talatang aking binasa ay nagbibigay sa atin ng tunay na pag-asa, mga kapatid. Ito'y nagdadala sa atin ng matinding katiyakan na wala nang hihigit pa sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Isipin ninyo, lahat ng nasa langit, lahat ng nasa lupa, at lahat ng nasa kailaliman ng lupa ay luluhod sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano pang ikatatakot natin? Itong pandemya na ating pinagdadaanan, mga kapatid, itong Delta variant na kasalukuyan na namang pumupuksa sa maraming tao, itong gutom, itong mga kahirapan, ang mga sakit at karamdaman, ang mga kabiguan at kasawian, ang pagdadalamhati, everything, mga kapatid, hindi kayang igpawan ng mga bagay na ito ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi kayang lagpasan ng mga bagay na ito ang dakilang layunin ng Diyos sa buhay natin na Kanyang mga anak. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon, mga kapatid. Huwag natin kalimutan yan. Hindi tayo kailanman pababayaan ng Panginoong Hesukristo. Sa awit 94:14, napakaganda po ng mga talatang sinabi riyan. Ang lingkod ng Panginoon hindi niya iiwanan. Yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Amen. Gusto kong namnamin nating mabuti
ang mga talatang ito. Tayo na mga lingkod ni Jesucristo ay hindi niya iiwanan. Tayong mga hinirang ni Jesucristo ay hindi niya tatalikdan. Mga kapatid, kung anuman ang kalagayan na pinagdadaanan ninyo ngayon, kung anuman ang sitwasyon ng inyong pamilya, kung anuman ang pinagdadaanan ng inyong buong sambayan, lagi niyong tatandaan, hindi tayo dapat matakot sapagkat hindi tayo kailanman iiwanan at tatalikuran ng ating Panginoon. Nawa itong mga talatang ito ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na harapin ang panibagong hamon ng buhay na ating nararanasan sa panahong ito. Nais kong magtapos sa mensahe ng awit na ating narinig kanina. Napakaganda po ng lyrics. What faith can do? Ano nga ba ang nagagawa ng pananampalataya? Ang sabi po ng lyrics, even when the sky is falling, I've seen miracles just happen. Silent prayer get answered. Broken hearts become brand new. Amen! That's what faith can do. Even though the sky is falling, mga kapatid, kahit na pakiramdam natin, sinakluban tayo ng langit at lupa sa matinding problema na ating kinakaharap, I see miracles just happen. Nakita natin ang himala na ginagawa ng Diyos. Silent prayers get answered. Amen. Broken hearts become brand new. Amen. Yung mga matitinding pasanin natin, lahat ng yan ay aalisin ng ating Panginoong Jesucristo. Faith in God brings countless blessings, countless miracles na mula sa ating Panginoon. Patuloy tayong manampalataya, patuloy tayong magtiwala. Ang Diyos natin, hindi tayo iiwan, hindi tayo kailanman tatalikuran. Amen. Purihin ang Diyos. Sa atin pong mga concerns sa umagang ito, nais kong patuloy na ibigay sa inyo ang paanyayang ito. Ang lahat ng mga kabigatan natin sa buhay ay isuko natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng ating mga takot at pangamba ay ibigay natin sa Kanya sapagkat Siya ang ating kapayapaan, Siya ang ating katiyakan. Alam natin na ang NCR ay nasa panahon ng Enhanced Community Quarantine until now at dalangin natin na ang Diyos ay kikilos sa mga panahong ito na magdadala sa atin ng mabuting pagbabago. Ilan sa ating mga concerns ay yung ating mga kinakaharap na suliranin dito sa ating bansa. Nariyan ang kagutuman, nariyan ang kahirapan, lahat ng yan ay idalangin natin sa ating Panginoon. Maraming mga nagkakasakit, subalit alam natin miracles will happen because there is power in Jesus' name. Nais ko po kayong ipanalangin, mga kapatid. Tayo manalangin. Buhay at makapangyarihang Diyos, nagpupuri at nagpapasalamat kami sapagkat ang aming devotion sa umagang ito ay nagpapaalala sa amin
ng maraming himala na iyong ginawa. Nagpapaalala sa amin na limitless ang iyong kapangyarihan. Nagpapaalala sa amin na kahit gaano kahirap ang aming pinagdadaanan, walang mahirap sa iyo. Walang imposible sa iyo. Dinadalangin ko, Panginoon, ang aking mga kapatid na mga nakikinig sa oras na ito. Igawad mo sa kanila ang masaganang pagpapala. Ingatan mo po sila sa araw at sa gabi. Huwag mo po silang pababayaan. Tulungan mo po ang aking mga kapatid na ito, ang aking mga kaibigan. Tulungan mo sila na magtagumpay sila sa iba't ibang hamon ng kanilang buhay. Lord, dinadalangin ko rin po ang lahat ng iyong mga anak na may mga karamdaman sa pangalan ni Jesus. Kagalingan, buhay ang aming inaangkin para sa bawat isa sa kanila. Panginoong Diyos, sa iyo lamang kami magtitiwala. Sa iyo lamang kami umaasa. Sa iyo lamang kami may katiyakan. In Jesus' name, Amen. Purihin natin ang Panginoon. Lagi nating tandaan, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. God bless us all.